Yes, hello po. Kamusta po mga ka-streetwise? Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang whatever sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Munting Channel. So ito, maiksing live stream lang to, no, para hindi ko na i-edit. Kasi mga kababayan, di ba, alam naman po natin na ngayon po, nakikipaglaban po si PBBM, especially po ang ating gobyerno, dito po sa mga rice hoarder. Di ba? So kaya nga po binaba itong EO number 39. Di ba na parang yung mangyayari po diyan yung 41 pesos to 50 41 pesos to 45 pesos po yung magiging presyo po ng bigas. And then bago ibinaba po ni PBBM yung EO number 39 po na yan, eh nagkaroon po muna ng mga raid. Actually pitong raid na nga po yung nakita po sa Bulacan. So mga kababayan, no, may kumakalat kasi ngayon yung chismis. Ako naniniwala akong chismis to. No? Kasi ngayon pinagkakalat ngayon ng mga tao, especially ng isang vlogger, kasi may nag-comment kasi sa akin eh. Dapat pauwi na nga ako dapat eh, pero naisipan kong gawin to ng content, total wala naman akong live stream ngayon. So ito na lang para hindi ko na i-edit. So naniniwala sila ngayon, no? Kasi may nagkalat nga kasi na isang vlogger at nagpakita siya ng isang ebidensya na INC daw po yung nagmamay-ari ng mga warehouse po na na-raid. So ang lumalabas ngayon mga kababayan, naiipit daw po si PBBM. Dahil syempre, alam naman po natin na malapit po si PBBM dyan po sa Iglesia ni Cristo at kaka-appoint lang din po ni Eduardo Manalo. Pero mga kababayan, syempre, ako naniniwala ako na kapag ito, nadibang ko lang ito ng isang beses, tapos na yung usapan. Okay? So ngayon, ito lang to. Maiksing content lang naman to, no? Okay? So, ito, pakita ko na sa inyo para hindi na tayo maingay. Okay? Ay, naku, kung bakit ang daming naniniwala sa mga chismis talaga. Okay. So ito, kahapon to, na inappoint nga po ni PBBM si Eduardo Manalo bilang executive minister na sa special envoy of the president for overseas Filipino concerns. Yan. So maraming salamat dun sa nag-ano sa akin, ha, sa nag-comment dun sa isa kong video. Kasi kung hindi dahil sa iyo, malamang hindi ko may isipan na idibang itong walang hiyang pinaniniwalaan po ngayon ng mga chismosa. Okay. Sabi ko sa inyo eh, 'di ba, binabasa ko po 'yung mga comment ninyo. Kapag may nakita po talaga akong comment na medyo alarming sa akin, papatulan ko po talaga 'yan. So ito, ha, ito 'yung comment niya sa akin kanina. Kasi 'yung content ko na to na kinoment niya is tungkol nga po dun sa pag-appoint ni PBBM kay Eduardo Manalo. Okay, basahin ko na lang, no. So sabi dito. Okay, hindi 'yun, Brad, ang totoong dahilan ayon sa analysis mo. Kita mo pati si Duterte inappoint siya. Ang tunay na dahilan dahil pinahintulutan ang unit team na gamitin ang kulay ng bandila ng INC. 'Yan ang malaliman na dahilan. Malalim ba 'yan? Tanda-tanda mo na eh. Okay. Kaya you tell it to the Marines. Huwag mo nang bilugin parang bula ang ulo namin para bula-bulahin. Kaya nga walang ginawa doon sa mga bodega ng INC sa Bulacan na rice hoarding, mali pa yung spelling ng hoarding, no? Kaya nga 20 pesos na bigas, 20 pesos na ang itinaas, bottom line, there must be separation of the church and the state. Bakit ngayon lang nilalabag nyo na? Okay. So ito na. Oh. Tanga eh. Oh, mga kababayan, actually nung isang araw ko pa nababalitaan itong chismis na to na INC daw po yung nagmamay-ari po ng lahat. Lahat po ng bodega na na-raid po ni Congressman Erwin Tulfo, ni House Speaker Martin Romualdez ng DA ng Bureau of Customs, INC daw po nagmamay-ari lahat. At yung balita po na yan, actually ayoko nang patulan to eh. Pero kasi mga kababayan, naging viral po kasi yung video at marami pong tangang naniwala. Okay, para hindi na lang po ako maingay, panoorin na lang po na... Okay, sorry. Okay, para hindi na lang po ako maingay, panoorin na lang po natin yung video yung sinasabi ko na nagkalat po ng chismis po na to. Okay? So, ang pangalan niya po, malamang kilala niyo na to, itong walang kwentang vlogger na to, si... Yan. Yan. Si ano, Epifanio Labrador. Okay, itong si Epifanio Labrador, medyo okay naman yung mga points niya kasi halos parehas kami ng paniniwalaan. Pero sa akin, kasi kung magkakalat ka ng chismis, di ba,
Yung nangyari kasi dito, di ba, nakasama po sa presidente yung pinagkalat na kismis nitong Epifanio Labrador na to. O, nag-apologize na ba? O, kahit na nag-apologize na siya, wala akong pakialam kasi marami pa rin pong naniniwala. Actually, nag-viral po itong video na to sa halos lahat po. So, syempre ngayon, kailangan nating sagutin ito. Baka kasi merong makapanood ng video na to, naniniwala sa vlogger na to. Bakit kasi kayo maniniwala sa vlogger na walang mukha? Actually, mga kababayan, tinignan ko na rin po yung YouTube account nito. Burado na rin po itong video na to. Pero ako, sigurado po ako na dito po nagsimula lahat po ng mga naniniwala na INC po yung nagmamayari po ng mga warehouse po na raid po ni Congressman Erwin Tulfo. So para hindi na ako maingay, panoorin na lang po natin to, no? Okay, sige. Pero sa nakikita ko ngayon, pasensyahan mo tayo, George, ha? Dahil talagang titirahin ko ang reunion nyo, mga hinayong pa kayo dyan sa INC. Mga wala kayong magawa, mga wala kayong bodo, mga hayop kayo, demonyo kayo. Ha? Para po maintindihan ninyo, ito kung nagmamayari dito, ha? Ay mga INC po, tinatago nila yung mga bigas sa kaanong kaparaanan. Ha? Para po maintindihan ninyo, mayroon po tayong informante. Ha? Ayan po, makikita nyo sa screen. Yan po yung aking informante na nagsasabi sa akin dito ng mga pangyayari. Yan din po ang informante ng ating DILG Secretary, Benjamin Abalos. Hindi po siya pwedeng ipakita sapagkat siya po ay special agent. Ha? Talagang nagigigil ako sa ginagawa. Naghihirap po ang ating taong bayan. Halos hindi na makabili ng bigas. Yung ating mga mamamayan na mahihirap, hindi na makabili ng bigas. Halos yung kanilang kain ay halos ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang hindi maubos yung bigas. Samantalang higanteng reunion na to, putang inang ito. Ha? Mga putang inang dyan sa INC. Ha? Mga hayop kayo. Naghihirap yung taong bayan. Samantalang kayo, ha? Tinatago ninyo, mahinayo pa kayo dahil malakas kayo sa costume. Napahiya yung costume. Marami sila, malakas sila sa costume pero hindi lahat ay kaya nyo bilhin. Tulad ng Ernie Tebes, hindi lahat ayaw nyo bilhin. Kaya nyo takutin, kaya nyo manin. Hindi ako nagagalit dito dahil para sa akin. Nagagalit ako. Sa reunion na to, walang magawa sa buhay, puro kasamaan. Kailan ba kayo matututo dyan sa INC na gumawa ng kabutihan sa kapwa ninyo? Ha? Kailan kayo magiging totoo sa sarili ninyo? Biro mo ha, bumili ng maraming mga bigas. Nung nakarating na dito sa Pilipinas, tinago. Ang ginawa, nilagay sa sako ng Pilipinas para sabihin na yung mga bigas na yan hindi galing sa ibang bansa, dito pa rin sa atin. Pero sa mahal na presyo. Para patunayan ko sa inyo, may Iglesia ni Cristo may-ari nito. Ayan po, makikita po sa ating screen. Ha? Kitang-kita po sa sako. Alam naman natin yung logo, yung bandila ng Iglesia ni Cristo. Na napapakilala ng Diyos ni Kristo, tulad ni Tibuli, napapakilala ng anak ng Diyos, pero di mo mo, hayop. Ayan, yan. So whatsoever, no, kung sinasabi nyo nga dyan sa comment na nag-apologize ito sa INC na, pero ang punto kasi dito mga kababayan, no, the damage has been done. Wala pa rin po akong nakita na video nito ni Epifanio Labrador, di ba, na ano, na dapat gumawa siya ng ano ng video. Ewan ko lang kung meron, no, kasi wala naman ako pakialam sa vlogger na to. Dapat gumawa siya ng video na sinasabi niyang hindi totoo yung mga sinasabi niya. Kasi mga kababayan, ang dami pong naniwala dito. Actually, yung nakita kong video niya sa Facebook, umabot ito, ari upload lang to, ha, umabot ata ng ano, ng almost a million views na. Isipin niyo, 1 million ang nakapanood ng video niyang walang hiya. Well, with due respect naman dito kay Epifanio Labrador, no, pinanood ko naman yung mga ibang video niya. Okay naman kasi anti-Tebes siya, 'di ba? Ayaw niya kay Sara Duterte. Pro BBM siya. So, okay. Pero mga kababayan, syempre, meron siyang ginawang damage dito. At naniniwala po yung mga tao. At mga kababayan, sige ngayon, i-debunk na natin ngayon. Okay, totoo ba na INC lahat? Kasi ayan po ang lumalabas ngayon, INC po lahat yung mga na-raid po na bodega. So, napakasimpleng debunk lang naman ito, no? So, unang-una kasi, tingnan muna natin ito. Kasi mga kababayan, mayroon lang tayong madibang na isa dito, wala na to, finish na. So ito po yung report po ng Inquirer. So dito po, makikita nyo po dito, yung apat po na-raid po na warehouse, meron po nakalagay dito na Gold Rush Rice Mill. And then Gold Rush Rice Mill 2, isa lang po may-ari niyan. At nung nakita ko yung video na yun, pero hindi sinabi na hindi totoo yung unang video na inilabas niya. O, diba? So, debunk na natin. Okay. So, makita dito mga kababayan na Gold Rush Rice Mill po yung isa po sa mga na-raid. Pero, kung titingnan po natin, ang dali lang naman po hanapin sa Facebook kung sino may-ari nito. So, yung may-ari po nito, ito, pasensya na, papakita ko na, no? Yung may-ari nito, itong si Cecil Jan Clarin. Ayan, no? Siya yung may-ari niyan. So,
Kung ayaw nyo maniwala, tingnan nyo na lang po yung Facebook ng account na to. Siya po yung may-ari po ng Gold Rice, Gold Rush Rice Mill po na yan. Okay. So ngayon, kung ang sinabi nga ng mga ng vlogger na to at maraming naniwala na Iglesia ni Cristo po lahat nung mga na-raid po ng Bureau of Customs at saka ni Congressman Martin Romualdez at saka Congressman Erwin Tulfo. So dito pa lang sa Blay na. Kasi itong Cecil Jan Clarin po na to na nagmamay-ari nga ng Gold Rush Rice Mill po, isa po itong Katoliko. Paano ko nalaman? Ito oh, yun oh. Oh, meron siyang post nung December 25, 2022. Na itong sabi niya dito, no? Oh, from Mommy's Rice Trading Team, Merry Christmas everyone. So tinakpan ko na lang po yung mukha ng pamilya niya kasi hindi naman importante yan, syempre. So ang punto dito mga kababayan, saan ka nakakita ng Iglesia ni Cristo na nagse-celebrate ng Pasko? Di ba? Ayan po kasi mga kababayan, yung isang example po kasi ng basta makagawa lang ng content. Basta magpabida lang. Well, with due respect naman dun sa vlogger na yon, magkaparehas kami ng pinaniniwalaan, pero dito sa Blay ka dito. Kasi ang bagsak dito, nakita nyo na kung ano nangyari. Maraming taong naniwala sa kanya. So ang ending, kahit na taga-suporta siya ni PBBM, ang ending, nasira si PBBM. Kasi parang pinaprotektahan ni PBBM yung mga bodega po ng mga hoarder na yan kasi nga INC. Diba? Ako mga kababayan, ako sinasabi ko naman sa inyo na ako, ano ako, agnostic ako. Wala akong religion, pero marunong po akong rumispeto. Marunong po akong rumispeto sa kahit anong religion. Kahit sobrang weird ng religion ninyo, basta masaya kayo dyan at wala kayong inaagrabyadong tao, diba, irirespeto po natin yan. So paano na to, diba? Naniwala yung mga tao sa isang vlogger na nagtatakip ng mukha. Ang yabang pa nga, nagpakita pa nga ng baril eh. Akala mo naman, kung totoong matapang talaga to, at saka syempre, mas maganda mga kababayan, kung maniniwala tayo, no, kung maniniwala tayo sa isang vlogger, mas maganda siguro yung nakikita ninyo yung mukha. Ito, nakatakip yung mukha eh. Siguro pangit yun. Thank you naman ma'am ME, no? So yun po yung punto natin dito mga kababayan. Maging responsable naman po kasi tayo. Di ba, kunwari kung ako gumawa ng video na to, kahihiyan sa akin yun. Kapal ng mukha eh. So, yun lang po, mixing content lang to, no? Para hindi ko na-edit. Basta ito, debunk na to. Kasi once na na-debunk na po natin yung isa, debunk na po lahat yan. Kasi nungalingan na lahat yan. Oh, well, siguro, meron siya pinakitang ebidensya, siguro, merong isang miyembro ng Iglesia ni Cristo yung nagmamay-ari po ng warehouse. Pero yung the way kung paano niya i-portray yung content niya, pinapalabas niya na Iglesia ni Cristo lahat ng mga nagmamay-ari ng bodega. Na which is sobrang unfair. Bida-bida kasi, yan ang hirap sa iyo eh. Oh. So thank you po, maraming salamat po, no. So Martel TME, thank you po kay Sam the Adventures Vlog, kay Ariel Arnaldo, hello po. Okay, kay Humphrey, kay Ma'am Erlene, kay Palanan Boy, hello po. Kay Lorena Silverio, kay Erwin Lopez. Nagmumura na talaga siya at nilahat niya. O di ba, yun nga eh. Ay Diyos ko, hindi naman lahat perpekto. Kung totoo man ang akusasyon niya, kung totoo man yan na may isang miyembro ng INC na ganyan, ayun nga, di ba? Hindi porket na meron ka nakitang isa, ibig sabihin nun, lahat na ng bodega, INC na. At saka nilahat mo pa. Parang minura mo na yung, hindi nga parang, minura niya na nga yung buong INC eh. Oh. Oh. Okay, sige, thank you po. Parang example lang, ito lang, no? Parang example lang. Oh, di ba, ako, hindi naman ako Katoliko. Pero nung may bumasto sa Santo Papa, nagalit ako. Sabi nga ng misis ko, ba't ka affected? Hindi ka naman Katoliko. Wala. Siyempre, galangan lang ng religion yan. Oh, kay Ador Birador, magandang gabi po. Kay Martel T. Tsaka kay... Okay, see. Thank you po. Maraming salamat po. Para hindi ko na po ito i-edit. Maraming salamat po sa inyo, no? Marami akong narinig sa mga kumakalaban sa INC. Kahit nga isang membro lang nila, ang madihador talagang nutulungan nila talaga. O, di ba? Yun nga eh. Totoo, mas maayos pa nga yung Net 25 kumpara sa SMNI. So thank you po mga kababayan, no, kasi ngayon ko lang din nalaman na nag-apologize na pala ito sa sabi ng isa ng comment. Pero ang punto dito, the damage has been done. O ito, debunked na, wala na, finish na.
Tapos na, mukhang tanga. yung vlogger, yung tita niya kasi iglesia. O, di ba? O, napaka-irresponsable kasi. Ayun ang punto dito. Napaka-irresponsable. O. Kamusta si Maharlika? Ayun, nag-iiyak. So, thank you po. Thank you po sa 295 po na viewer. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, pahingin na lang po ako ng like. So, ginawa ko na lang po itong live stream po na to para hindi ko na lang po i-edit. So, thank you po. Maraming salamat po. Thank you po.